Sa mga Katik Vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw, bumisita sa channel natin, lahat ng mga ka-viewers, silent viewers, at secret viewers, magandang araw. Ngayon ang isishare ko sa inyo ay tungkol naman sa isang napakasimpleng car subwoofer speaker. Ayan. So yung laki ng ating loudspeaker na Pioneer ay 12 inches. Yung kanyang impedance ay 4 ohms. Yung kanyang wattage ay 400 watts RMS. Okay? So, ginawa natin siya ng box, ano? So, yung kinuha nating sukat ay hindi ho sariling atin, ginamit nating sukat. Hindi ho natin imbento, hindi natin kinuha kung saan-saang website, ano? So, yung kanyang sukat talaga ay nandoon sa manual ng Pioneer speaker. Nandun yung talaga yung sukat para sa kanya. Yun yung ginaya natin. At ito na yung resulta. Medyo may kaibahan ng konti dahil nga yung ginamit natin na marine plywood ay ano na. Pinagtagpi natin yung dalawang 0.5 inch. So naging 1 inch na siya. Ayan o, kung napapansin nyo ang kapal niya. Tapos mas lalong kumapal pa siya dahil yung binuo natin yan, yung labas tsaka sa loob ng enclosure ay pinahira natin ng body filler para yung mga may mga kunti-kunting butas sa plywood ay matatapalan at para na rin ano na siya, parang waterproofing na rin siya. Kung may mga likido man na tutulo dyan o kaya mababad, so hindi siya papasok. Yan. Tapos binalot natin ito, yung pambalot niya sa speaker. Tapos yung loob niyan, yun niya, binabody filler din natin. After natin i-body filler, so nilagyan pa natin niya ng foam lahat sa loob. Lahat sa loob may foam niya na nakakasa. Tapos, ang maganda pa rito sa speaker nito ay napakasimple niya. Kung bubuksan mo siya sa loob, wala tayong nilagay na passive crossover, walang mga division sa loob. Yun lang talagang nakadesign sa kanya. Ganyan lang talaga. Tapos, yung kanyang pipe, ano yung kanyang port, ganun pa rin yan, sukat niya, sinunod din natin. Ang ano ko lang dito, nung masubo ko na, ay dito ako natuwa, kaya naisipan ko siyang i-share sa inyo dahil napakaganda ng kanyang performance. Okay? Napakaganda ng kanyang performance. Kung ilagay mo siya sa sasakyan, sa, kung halimbawa sa sedan mo siya ilagay na sarado, o kaya sa SUV, parang ano na rin, napakalakas na niya, sobrang lakas, sobrang lakas. Siguro kung mahilig na mahilig ka talaga at ikaw lang yung sasakay dun sa sasakyan mo, pupwede. Pero kapag may mga kasama ka, hindi rin matutuwa sa'yo sa sobrang lakas. Kaya nung sinubo ko siya na gamitin indoor, outdoor, so may mga pagtitipo na naganap ano yung mga seniors. So, ginamit ko to dahil nakiusap sa akin yung nanay ko na wala raw silang magagamit na matinong PA system para lang, ano, para magamit nila sa kanilang pagtitipon. So, nagpresenta ako, total wala namang bayad. So, chance ako na tong isubok sa isang buong covered court kung ano yung performance nito. So, ito yung ginamit ko. Tapos, yung aking mid-high ay hindi pa nasira yung aking B52 speakers. So, dun ako na-amaze dahil napakaganda ng kanyang resulta. Napakaganda ng kanyang performance. Yung mga taga-amin, kababaryo ko na nakatira sa tabi ng covered court, nagtatanong sila kung anong box yung ginagamit ko at nasaan. Dahil hindi nga nila makita-kita yung malaking box. Sabi ko, yan lang yung ginagamit ko. Dun sila na-amaze na bakit ganun kalakas yung bato niya ng bass? Hindi ko alam. Siguro dahil maganda yung subwoofer na ginamit natin o dahil yung sukat mismo ng ano natin, nung enclosure natin ay akmang-akma talaga na nakadesign para sa ating 12-inch na subwoofer. Okay? So, para sa mga car subwoofer enthusiast, ano? Sa mga mahilig magbuo ng mga enclosures. So, ilagay ko lang yung
yung sukat sa description at doon yun na lang kukopyahin. So, ang isa pa sa maganda dito sa kasimplihan ng ganitong uri ng subwoofer, eh hindi ka ganong mamumroblema kung ano yung dapat mong gamitin dito sa box na to. Hindi mo na kailangang maghanap ng low frequency amplifier, subwoofer amplifier, o kaya yung full frequency amplifier mo or yung tinatawag na integrated amplifier ay gagamitan mo pa ng active crossover, gagamitan mo ng low pass filter para lang maliban sa pag-boost ng kanyang bass ay ma-minimize nyo rin yung vocal na lumalabas. Okay? So, ito kasi, yung pioneer natin na to, halos wala ka nang marinig na vocal dito kahit na ordinaryong amplifier lang yung ginagamit mo. Yung tone control niya ay bass and treble lang. So, ang importante siguro kapag nagbuo ka nito ay makabili ka ng tamang subwoofer speaker. So, lagi natin babantayan ano, dahil naglipa na ngayon yung mga tatak subwoofer siya, tapos yung kanyang impedance ay pareho din. Pero kapag ginamit mo na siya, yung kanyang function ay parehong-pareho lang talaga sa woofer speaker. Okay? Parehong-pareho lang. Yun yung babantayan natin. So, hindi naman siguro not necessary na pioneer talaga yung bibilhin mo ganito dahil nga may kamahalan to. So, kahit na ibang brand, ano, basta yung totoong subwoofer lang. Yung totoong subwoofer, kahit na medyo meron siya kunting vocal, pero yung totoo talaga, yung totoong subwoofer talaga, para naman yung trabaho niya na magbigay ng mababang frequency ay lalabas, mailalabas niya. Okay? So, hindi na siguro tayo magtatagalan. Ito, iikot nga natin para makita niyo yung hitsura ng tagiliran. Ayan yung napakasimple nung ginawa natin, no? Ayan. Tapos ito yung sa taas. Siya, ito yun naman yung likod. Ayan. So, napakasimple lang nung ginawa natin, ano? Ayan. So, ito naman, dahil nga sa lakas ng ano nito, lakas ng intensity nito, dahil sa lakas ng bayo ng kanyang diaphragm, yung kanyang cone, tapos yung sa lakas ng hangin na lumalabas dito, yung intensity niya ay napakalakas. Kapag nung nilagay ko siya sa floor, ano, sa basketball court, hindi ko pwede siyang gamitin na ganun lang, nakalagay lang. Dahil sa lakas ng kanyang intensity, gumagalaw yung box. Hindi lang siya gumagalaw ng umaabot ng 1 metros. Kung pabayaan mo siya, halos 5 metro, 10 metros, habang tumutunog, gumagalaw siya. Kung saan-saan siya napupunta. Kaya, kailangan nakastrap siya. O kahit na gamitin mo sa sasakyan, ano, kailangan nakastrap. Ganun siya kalakas. Tsaka hindi na niya kailangan ng malaking power ng amplifier, ano. Kahit na siguro 200 watts ang ibigay mong power sa speaker ay napakalakas na niya. Grabe yung ano niya. Napakagaling talaga. Napakagaling magtrabaho nitong speaker na match sa kanya talaga yung enclosure. Yung para sa kanya talaga yung sukat. Okay? So, kaya hindi na tayo magtatagal, ano? Dito lang tayo. Para sa mga ka-viewers natin, mga supporters natin, mga subscribers, saka yung bago tsaka luma, baka nagtataka kayo kung bakit puro DIY, tutorial, tsaka review lang muna tayo. Nandito kasi ako sa bahay. Yun lang yung mga ginagawa ko. Kasi hindi naman ako nagpapakilala sa mga tao dito na ganito yung trabaho natin. So may mga kunting repairman ako, galing yan sa mga kamag-anak, tsaka yung mga malalapit ng mga kaibigan lang. Kung makakita kayo ng mga upload na puro repair, sigurado nandun ako sa nanay ko. Ganun lang yun. So pag-uwi ko ng mga, siguro sa mga susunod na araw, puro repair naman yung i-upload natin. Kaya pasensya na kung ngayon, ay ito lang muna yung mga maibibigay ko sa inyo. At sinisikap po natin na araw-araw mayroon tayong upload. So, hindi na tayo magtatagal. So, maraming salamat. God bless at bye-bye.